Good afternoon sa lahat na muli ay tayo po ay papailan lang sa pag-aaral ng paksa ng salita ng Diyos na ating sinimulan at ito po ay part 3 ng pag-aaral sa topic na Fighting the Battle for Legacy Transfer. And I hope na tayo pong lahat ay handa upang makinig at umaasa na ang Diyos ay gagawa sa buhay natin habang po tayo ay nagpapatuloy ng pag-aaral, lalo na po sa atin bilang mga pastor, mga manggagawa, at hindi man po kaila sa atin, lalo na po yung mga aging pastor, nagkakaedad na tayo. Sabi nga, nung tayo po ay mga kabataan pa, okay lang na magkamali, pero habang tayo po ay tumatanda, dapat tayong maging perfect, maging tayong karapat-dapat, katulad ng sinabi ng Panginoon, be therefore perfect as your Father in heaven, which is in heaven as perfect. So ito po ang ating tatalakayin sa araw pong ito, ang transfer of legacy, fighting the battle for legacy transfer. Okay. Salamat po muli sa pagkakataon na tayo po ay magkasama through this platform that is called Church Builder Daily Livestream. Okay, so balikan po natin ang pag-aaral at balikan ko po, bigyan ko po muna ito at okay, tingnan natin ang salita ng Diyos dito po sa 1 Timothy chapter 5 verse 22. Do not be hasty in laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. Sa ibang translation, sa New King James Translation, sabi diyan, do not lay hands on anyone hastily, nor share in others' people's sins. Keep yourself pure. Ang pansinin po natin din yung word na hastily, nagmamadali. Okay, alam naman po natin sa pagmamadali, marami po ang nagkakamali. Sa mga tao na hindi nagiging watchful, hindi naging mapagbantay, madalas, marami po ang, hindi lamang personal, ang nahihirapan. Kung ikaw ay isang ama, kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, isa ka ang ama, ang pagkakamali mo, hindi lamang ikaw ang apektado, pati yung anak mo, yung pamilya mo, at ang mga taong nakapaligid sa iyo, mga taong umaasa sa iyo, ay apektado dahil sa iyong pagkakamali. No? Lalo na kung ang pagkakamaling ito ay habitual na. Hindi na ito nababago. No? Nakakalungkot na meron tayong mga karanasan o kaya meron tayong namasdan ng mga tao na naglingkod sa Diyos, subalit nakakalungkot ang kanilang kawakasan. No? Maganda ang simula. Balit, nung sila po ay patapos na sa kanilang ministry, naging pangit na ang wakas. Sabi nga, poor ending. No? Naging mali ang pagwawakas. Okay, hindi man natin mahatulan, hindi man daw sapagkat wala tayong karapatang maghatol sa kanilang mga ginawa. Pero ang epekto nito ay kahit wala na tayo, hindi po yan basta makakalimutan ng mga taong nagmasid at nakasama natin. At kahit wala na tayo, pinag-uusapan pa rin tayo. Tayo pa rin ang subject. Tayo pa rin ang mga laman ng mga kwentuhan. At madalas o minsan, nababanggit tayo dahil sa ating mga karanasan. Maganda, pag maganda ang ating naging ending, hindi sila nahihiya na banggitin ang ating mga karanasan. At sabi nga, maganda, meron akong nakilala ganitong tao na ganito, kasama natin, na maganda ang naging kawakasan ng kanyang buhay. At ngayon, kahit wala na siya, tuloy pa rin ang ministry. Pero meron mga pastor na nung mawala siya, wala na rin. Pati ang mga anak niya ay nawala rin sa sirkulasyon. Nakakalungkot na karanasan ito. Okay, so dito po sa ating pagpapatuloy, sabi nga, fighting the battle for legacy transfer ay
tinitingnan po natin dito ang mga bagay na napakahalaga sapagkat sabi nga dito, price, sabi yan, transfer of legacy is costly. Ang pagsasalin ng pamana ay mahal, ay may kabayaran. Meron po itong halaga. Kung ang yung ipinamana ay, no? Kung ang yung ipinamana ay mali, sigurado ko, mali rin. No? Kung hindi establisado yung tao na pinamanahan mo, epektado rin. No? Yung pinamana mo ay mawawala lang. Okay. So, dito po ang instruction mula sa Bible po, meron dalawang Saul. Saul ng Old Testament, nagsimula ng mabuti, pero ang kawakasan, nakakalungkot. Pero sa Bible, dito sa New Testament, meron ding Saul, nagsimulang masama, pero nabago ang kanyang buhay, kaya naman, magandang balik-balikan at pag-aralan ng kanyang buhay at magandang sundan ang kanyang naging way ng kanyang pamumuhay. Actually, meron siyang hamon sa atin. Imitate me. Okay. So, dito po, ang fighting the battle for legacy transfer, maliwanag po ito, sabi ni Pablo, no? Na ako'y nakipaglaban. The day of yung offering, i-offer na ako, i-aalay na ako, dumating na. Pero sinabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, naingatan ko ang pananampalataya, at ako ay natapos ko ang gampanin na pinagkatiwala sa akin. I have fought the good fight. I have kept the faith. I run the race. And now I am ready to, like an offering, drink offering, ready to be poured out. Ito po ang buhay ni Pablo. Sa naunang dalawang pag-aaral po natin about the fighting the battle for legacy transfer, na balikan po natin doon, o napag-aralan natin, ang napakahalaga po ng personal discipline. No? Ano ba yung mga kalaban natin? Ang ating sarili, ang ating attitude, ang ating mga pag-uugali ay isa sa kalaban po natin. No? Sabi nga ni John Maxwell, your attitude is your prophet. It's the prophet of your future. No? It's the prophet of your future. No? Na ito ang magsasabi. Kung tayo ay magiging matagumpay, kung tayo ay meron magandang, o kaya yung ating mga ginawa ay makabuluhan o hindi. No? Yung attitude natin. Sabi nga, your attitude will determine your altitude. No? Yung ating ugali ang siyang magdidetermina kung gaano tayo kataas, anong level ng buhay ang kaya nating abutin. Napakahalaga po ng attitude. Okay, napakahalaga po ng physical training. No? So, katulad po ng sinabi ni Pablo, avoid, no? Things that contaminates our soul and spirit, our body or in our spirits. No? Iwasan natin yung mga bagay na nagpaparumihin ng ating katawan at espiritu. No? Galatians chapter 5, malinaw po na sinabi ni Pablo, minsan pa binabalaan ko kayo ng mga gumagawa ng mga bagay na to. From verse 18 to 9 to 20, ay sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo, no? Na ang mga gumagawa ng mga bagay na to ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, napakalaga ng personal discipline, no? I-mortify natin, sabi ni Pablo, mortify therefore the works of the flesh. No? Patayin natin ang gawa ng laman. No? Paano ba yung mga gawa ng laman? Alam naman po natin, bilang mga manggagawa ng Diyos, at kahit hindi tayo manggagawa ng Panginoon, tayo po ay nag-aral, natuto, meron sabi nga ng batas, ng salita ng Panginoon, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. No? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. So, ang gagawin natin, yung mga bagay na beneficial for others and for us and for the people around us, yun lamang po ang gagawin po natin. So, napakahalaga po ng mga discipline ng ito. Spiritual, physical, material discipline, financial discipline, at marami pang iba.
doon sa mga battles na dapat po nating harapin at dapat nating mapagtagumpayan sila. Hallelujah. So dito po ang paksang ito na ating tinalakay ay ulitin ko, ang pagtatransfer, pagsasalin ng pamana ay may halagang babayaran. It's costly. Okay. Ano po ang makita po natin dito? Transfer of legacy requires. Number one, life, whole life commitment. Ang pagsasalin ng legacy ay meron po itong requirement. Unang-una po dito yung sabi ng whole life requirement. Buong buhay mo ang hinihingi dito. No? At mas malaki nga, mas malaki ang impact, mas malakas ang impact kung nabuhay tayo na matuwid, nabuhay tayo na matapat sa Panginoon. No? Sapagkat ang grado, gagraduhan tayo ng mga tao base kung paano nagtapos ang ating buhay. No? Kailangan po ang whole life commitment according to Paul. Acts chapter 20 verse 24. Ano sabi ni Pablo? Nevertheless, I live yet not I. No? None of these things can move me. No? Maging ang buhay na mahalaga para sa akin dito, makakapigil sa akin o kaya makakahadlang sa akin. Matapos ko lamang ang trabaho ang ipinapagawa sa akin ng Panginoon. Katulad ni Pablo, isang araw kausap niya yung mga elders ng Epeso, mga leaders sa Epeso, at nabanggit niya sa mga leaders ng Epeso, di na niyo kumakikitang muli. At sabi niyo ng mga leaders, humiyak sila at kinausap nila si Pablo at sabi nila, Pablo, huwag kang pumunta doon sapagkat ganito ang mangyayari sa iyo, sapagkat sinabi ni Agabos, ang may-ari ng sinturo na to ay dadaling bihag. No, gagapusin. Pero sabi ni Pablo sa mga leaders ng Epeso, huwag niyo kong iyakan, huwag niyong pahinain ang aking loob. Hindi lamang ako handang mabilanggo, hindi lamang ako handa nagapusin, handa pa rin ako kahit mamatay. Kaya nga yung Galatians 2:20 sinabi niya, no? Neither I, my life there, no? I am crucified with Christ. Nakapako na siya. Actually, sabi ni Pablo, I die daily. Araw-araw akong namamatay. So napakahalaga po nung mortification ng ating mga buhay. Spiritual na pagpatay. Hindi yung physical na papatayin mo, mapapakamatay ka, no. Ang disiplina ng ating mga katawan ay kinakailangan po para maging makabuluhan ang ating pag-exit sa mundong ito. Okay. Hallelujah. Okay. Ang transfer of legacy requires whole life commitment according to Acts chapter 20 verse 24. And character change o kaya ugaling na bago. Acts chapter 20 verse 25 to 27. No? Ano po ang sinasabi ng Acts chapter 20, 25 to 27? Hallelujah. Okay, basahin ko po sa atin ang salitang ito, chapter 20, 25 to 27, ang sinabi ni Pablo. Yung character na nabago. Hallelujah. Sabi dito, ended. Now I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, will see my face no more. Will see my face no more. Okay. Then sabi niya, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. Sinabi niya, pinapatunayan ko, sinasabi ko, wala na akong pananagutan sa inyo. No? Wala na akong pananagutan sa kanino man. Clear ang aking kamay. Malinis ang aking kamay. Malinis ang aking body. Yun ang sinasabi ni Paul according to 2 Corinthians chapter 1 verse 12, the testimony of our conscience. Sabi dyan, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Pagkat itinuro ko na sa inyo, hindi ako tumigil at itinuro ko, inihayag ko sa inyo
ang buong payo o ang buong batas o mga palatuntunan ng Panginoon. Yun po, hindi tayo nagtatago, hindi tayo nagko-cover up, wala tayong itinatagong mga aral o napandipandarayang aral. It requires character change. Kung dati tayo po ay meron mga lihim, maging transparent tayo. Tandaan po natin, tayo rin ang magsasuffer kung tayo po ay hindi mamumuhay ng maayos. At meron tayong mga dinayang tao, sana hinwala tayong dinadayan tao. So para baka maging clear ang ating kamay, i-reveal natin ang buong katotohanan kung kahit ito man ay nakakasakit. But in a good way, present the truth in good way. No? Huwag nating itago. Why? Only the word of God. No, sabi nga, ang tao ay malilinis, John 15 verse 3. Malilinis ang tao dahil sa salita ng Diyos. So, huwag nating itago ang salita ng Diyos. I-reveal natin ang counsel ng Panginoon, ang salita ng Diyos ng buo. No? Ako po ang pamantayan ko po. Every time I preach, I consider that's my last sermon. 'Yon ang huling mensahe ko. Wala nang susunod na mensahe, di ko alam kasi hindi ako ang may hawak ng buhay ko. Okay, kailangan po ang character change. Kung tayo po ay gusto nating mag-iwan ng magandang halimbawa, kaya it requires whole life commitment, character change, no? Sa pamagitan ng ating attitude, sa pamagitan ng ating pamumuhay, physical. Binabansayan tayo. Sabi nga, ulitin ko po yung kasabihan, ang ginagawa ng matanda, tama sa paningin ng bata. Ang ating mga ginagawa, pastor, mga kagalang-galang, mga matanda nang naglilingkod sa Panginoon, ang ginagawa natin, minamarkahan tayo ng mga tao. Kung tayo ay totoo o hindi, sila ang magsasabi. Hindi tayo ang magsasabi kung pasado tayo. Yes, meron tayong conviction. Alam natin ang sarili, kilala natin ang ating sarili. But the totality of us, ang kabuuan ng ating buhay, iba ang magmamarka sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, ano pa? Yung attitude, yung physical natin, dapat disiplinado tayo. Yung discipline, according to 2 Corinthians 7:1, sabi nga, let us cleanse ourselves from anything that contaminates. Muling panawagan sa atin, linisin natin ang ating mga sarili sa mga bagay na nagpaparumi ng ating katawan at espiritu. No, si Pablo ay marunong, sabi na magsalita kayo ng nakakasabihan, cease, let your word be seasoned with salt. No, dapat ang yung mga pananalita ay may lasang asin. Kung tayo man daw po ay magjo-joke, kasi meron din mga joke, pero meron mga joke na milo masyadong green joke na eh. No, tandaan po natin, mas madaling tandaan ang mali kaysa tama. No? Kaya nga, tayo bilang mga pastor, kung tayo po ay nagsasalita, maging careful tayo, maging watchful tayo. Sapagkat bawat salitang lumabas sa ating bibig, minamarkahan ito ng mga tao. Okay, yung physical discipline, spiritual discipline. Okay, spiritual discipline. 1 Timothy 7, verse chapter 4, 7 and 8. Sabi yan, physical training. Paano ba yung physical training? Yung ating, tayo po ay nag-aaral. No? Hindi yung foolishness. Baka yung sabi kasi ng iba, sa kapakamangmangan ng pangangaral ng salita ng Diyos, nakakapagligtas. Yes, ang kamangmangan, ang ibig sabihin noon, ikaw ay dependent sa Panginoon. Hallelujah, sinasabi mo kahit ito po ay masakit, kahit ito po, basta't sinasabi mong totoo, ay para sa iyo, sa kanila kamangmangan yon. Kasi ang gusto ng tao, yung islang tao, walang tao na nasasaktan, no? Pero alam naman po natin, yung pangangaral dapat ganun, pero yung mangmang na mangangaral ay hindi po qualified sa paghahari ng Diyos. Hindi tayo makakapag-transfer ng legacy kung tayo itam mangmang na mangangaral tayo. Okay, so ang ibig sabihin nito, tayo po ay mag-train.
dapat tayong magsanay, mag-aral, mag-aral, mag-aral. Kaya nga yung salita ng Diyos, meditate, no? Pagbulay-bulayan natin. Okay. Attitude, discipline. Kailangan po nito, physical, spiritual discipline. Why? Bakit kinakailangan po ito? Ano po ang mga requirements para makapag-transfer tayo ng legacy? Okay, endurance. Yung manatili ka hanggang natapat, hanggang wakas. No? Alam po niyo yung katapatan ay hindi po yan hanggang lang sa 10 taon. Kung pwede, hanggang sa last breath natin, breath natin. Sa huling hininga natin, yung katapatan na nandoon. Although di natin may papangako, pero kung tayo po ay magpapasasubmit sa Panginoon at tayo pinapangunahan ng sa Espiritu ng Diyos, hallelujah. Pagkat ang lahat ng pinapangunahan ng banal na Espiritu ay anak ng Diyos, ako po'y naniniwala. Ulitin ko, si Pablo, nagsimulang masama. Sapagkat siya naging criminal at sinabi niya, I am the chief of all sinners. Subalit sa encounter niya sa Panginoon, sa Road of Damascus, nagkaroon ng transformation sa buhay ni Pablo. At wala tayong makita sa mga mali sa kanyang mga ginawa. No? Actually, meron bout si Lord. Sabi niya, separate for me, Paul. No? Isipin mo, yung mismo ang banal na Espiritu ay nagsasabi, ihiwalay niyo para sa akin si Pablo. Sapagkat siya ang sisidlang pinili ko na magdadala ng liwanag sa mga hintel. Mapili ka lang ng Panginoon na maging representative ka niya. Aba, praise the Lord. Biyaya yun. No? Hallelujah. At napakahalaga po nung endurance. Kaya si Pablo, kahit mamamatay na, tapat pa rin. Hallelujah. Kahit maraming mga false brethren, hindi na pinag-merchandise ang salita ng Diyos. No? Hindi niya pinag-negosyo ang salita ng Diyos. Naging tapat siya sa kanyang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Okay. So, dito po, kinakailangan yung physical at spiritual discipline, kinakailangan po ang endurance. Okay. At meron po dito sa, nababanggit po yan sa Matthew chapter 22 and chapter 24. Sa 22, ang makapagtiis hanggang wakas ay maliligtas. Matthew chapter 24 verse 13, ang makapagtiis hanggang wakas ay maliligtas. Okay. At makita pa po natin dito na Roman numeral number 2. Sabi po dito na how to secure a lasting legacy. Paano natin masisigurado na ang ating legacy ay mananatili o tatagal? According to Paul, ang 1 Corinthians 11 verse 1, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Okay? Ang ibig sabihin nito, imitate the faithful. Sundan natin. Gayahin natin yung mga matatapat. No? Yung matapat. Sabi ko nga, ang matapat, sabi nga, papagbabalik ni Lord, makasumpong pa ba siya ng matapat? Sana, tayong nanarito ngayon, sasabihin natin, Lord, pagbabalik mo, daratnan mo akong tapat. No? Masabi natin sa Panginoon, Lord, sa pagbabalik mo, masusumpungan mo akong tapat. Kasi sabi niya, sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, makasumpong siya ng tapat. Sana, sa atin bilang mga pastor at lingkod ng Panginoon, boldly say to God, hindi tayo nagbo-boast, pero alam naman natin ang stand natin eh. Masasabi mo, natapat ka hanggang wakas. Si Pablo, meron na tayong gayahan, meron na tayong halimbawa, si Pablo. Kaya nga si Pablo sabi na, imitate me as I imitate Christ. Si Pablo, hindi na siya masyadong nahirapan. Bakit? Meron na siyang halimbawa na sinusundan si Jesus. Tayo rin, hindi na rin tayo mahihirapan. Sundan na lang natin ang naging buhay, lifestyle ni Pablo. Sundan natin kung paano ang naging buhay ni Pablo.
hindi na tayo masyadong mahirapan. Huwag lang tayong susunod sa mga taong na pababago-bago, no? Yung kaya nga sabi ko, mahirap mangaral ng faithfulness. Yung mga hindi faithful, mangangaral ka ng katapatan, ikaw, lipat ka ng lipat, pag ganito, ganito, after 10 years, wala ka na naman sa organization mo, after another 10 years, wala ka na naman. Para kang roving, ano? Nung mauso po yung ang mga Kristiyano ay naglulundagan, hindi lang mga Kristiyano, kahit pastor, nagsisipaglundagan. Mga kapatid, ipakita natin, hindi lamang, hindi tayo nag, ano ba yan? No? No, yung, ano ba yan? Maghanap tayo para tayo mga treasure hunter. No, palipat-lipat ng territory, palipat-lipat ng lugar. Okay, malaya kang maglipat ng lugar, pero yung conviction mo, yung faithfulness mo andon. Hallelujah. Okay, spiritual discipline. Yung endurance, napakahalaga po nito. How to secure a lasting legacy. Imitate the faithful according to 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Okay, letter B. Set your affection on things that is heavenly. Iset natin ang ating papuso sa mga bagay na makalangit. Hallelujah. Si Pablo, Philippians chapter 4, sabi niya, di ba, 12 hanggang pasunod-sunod na talata, sabi niya, yung mga binibilang kong mahalaga. O chapter 3, mga ilang verses sa Colossians o Philippians. Sinabi niya, yung lahat na kinukonsider niyang mahalaga para sa kanya ay binilang niyang basura. Okay? Sabi niya, set your affection. Actually, yung po ang instruction ni Paul, Colossians chapter 3. Set your affection on things on high, not on things on earth. Yes. Nag-umaasa tayo ng pagpapala ng Panginoon sa last days. There is a restoration na base sa declaration at naniniwala naman tayo, meron restoration ng lahat ng ninangaw ng kaaway, ibabalik sa atin. But tandaan po natin, sabi ng salita ng Diyos, wala tayong dala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis natin sa mundong ito. Kaya nga si Pablo, ang sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18, anong sabi ni Pablo? Basahin po natin ng madali. Ang 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. Habi ni Pablo, habi po dito, while we do not look at, okay, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So set your affection on things on high. Ang mga bagay dito, sa mundong ito, yes. Kailangan ba natin ang mga magagarang sasakyan? Yes. Part yun ng pag-angat ng ating status. Kapagkat yun ang gagawin ng Panginoon. Pero huwag nating ilagak ang ating puso sa mga bagay na ito. Maging boast. Mag-boast tayo. Huwag tayong mag-boast kung meron tayong magagarang sasakyan. Meron tayong mga mansion, meron tayong mga condominium. Huwag tayong magmalaki. Ang sabi ng Panginoon, maliwanag na sinasabi ng Jeremiah, kung meron kang ipagmamalaki, ang nakilala mo si Lord. Sabi ni Lord sa Jeremiah, huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay mayaman. Huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay malakas. Huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay matalino. Ang ipagmalaki mo, ang nakilala mo ang Panginoon. Sapagkat yun lamang ang magtatagal. Ang karunungan, pag namatay tayo, wala na yan. Ang bahay natin, no? Lindol lang katapat niyan. No? Ang katalinuhan, ang kayamanan, ang kalakasan, aabot din tayo dyan.
Kahit malakas ka ngayon, after 10 years, tingnan natin kung malakas ka pa. No? Lalo na kung di tayo nag-ingat sa ating mga kinakain. Ako, maka ang buhay natin ay may mga sakit na. So dito po ay sabi ng Jeremiah, huwag mong ipagmayabang na ikaw ay malakas. Huwag mong ipagmayabang na ikaw ay matalino. Huwag mong ipagmayabang na ikaw ay mayangan. Kung meron kang ipagmamayabang ay ang nakilala mong Panginoon. Okay, so dito po, makita po natin, no? Set your affection on things that is heavenly. Why? Wala tayong madadala, mga kapatid. Tandaan po natin, ang earth ay nakalutang sa outer space. Walang tulay, saan mo ba dadalhin yan? Actually, sinabi pa nga ng Panginoon, kahit gawin ninyong tirahan ang mga bituin, ibabagsak ko kayo, ibababa ko kayo, sabi ng Panginoon. No? Ibababa ko kayo. So, kaya nga yung paalala ng Panginoon, no? Sa pamagitan ni Pablo, set your affection on things on high, not on things on earth. No? Ilagak natin ang ating mga ang ating puso sa mga bagay na pang walang hanggan. At ang walang ang halang hanggan ay sa Panginoon. Kapagkat si Lord ay naghahanda ng lugar na kung saan tayo titira magpawalang hanggan at kasama tayo ng Panginoon. Okay, sabi doon na set your affection on things that is heavenly. Yun po ang mababasa natin sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3 and 2 Corinthians 4, 17 and 18. Okay, at pangsunod po dito, letter C, maintain a life of holiness and clear conscience. Panatilihin natin ang buhay na may kabanalan at malinis na budhi. Okay, yun po ang sinasabi ni Pablo. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 10, verse 1 to 6. Tingnan natin. Anong sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 1 to 6? Sabi po dito, now I for myself and am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence are lowly among you, but being absent am bold toward you. But I beg you that when I am present, I may not be bold with that confidence by which I intend to be bold against some, who think of us as if we are walk according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Verse 4, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God, the pulling down of stronghold. Verse 5, casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Verse 6, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Kung tayo naging masunurin, may basihan upang hatulan ng Panginoon ang mga hindi sumusunod. Alam naman po natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Si Peter nagsabi, the judgment will start sa house ng Panginoon. Ang paghatol ay magsisimula sa sambahayan ng Panginoon. Kung yung mga banal ay mas mahirap pang maligtas, saan lalabas ngayon ang mga hindi sumasampalataya? So napakahalaga po nung sabi doon, maintain a life of holiness and clean conscience. No? Panatilihin natin hanggang sa tayo ay bawian ng Diyos ng ating buhay, ma-maintain natin ang kabanalan at ang pagkakaroon ng malinis na budi. Hallelujah! Sa harapan ng Panginoon, hindi tayo mabubuhay magdi-display ng ating kabanalan sa mga tao.
ang tao, pwede nating maluko. No? Ang mga kasambahay natin, pwede nating maluko. Pero ang Diyos hindi. Sapagkat nakikita ni Lord ang kaibuturan ng ating mga puso. So napakahalaga, magpalinis tayo sa Panginoon araw-araw. No? Kaya nga si Pablo, ang ginagawa niya, sabihin, I die daily. Araw-araw akong namamatay. No? Pinapatay niya ang lahat ng mga bagay na nagre-resurrect. Why? Sabi ni Pablo, kung muli kong bubuhayin ang mga bagay na akin ang pinatay, ako'y masusumpungan na isang makasalanan. If I build again the things that I destroyed, I become a disobedient. No? Yung mga pinatay na natin, patay na natin ang lubusan, huwag na nating hayaang mag-resurrect pa ito at pasundin tayo sa kanilang kapretsa. Yung mga bisyo na ating iniwanan na, lubusan na nating iwanan, magbagong buhay na tayo. Ulitin ko, mas madali na sa atin ang mamuhay ng banal kapagkat meron nag-iwan sa atin ng magandang halimbawa. Liban sa Panginoong Yesus, sa mga Gentiles, meron tayong halimbawa ay walang iba ang kapatid na Pablo na dating masama subalit nabago ang buhay at nanatiling tapat hanggang kamatayan. Okay. Sabi nga, maintain a life of holiness and clear conscience. Why of legacy? Ano ba? Mga bakit? Bakit dapat no tayo po ay magpamana? Siguraduhin na bakit dapat tayo mag-iwan ng pamana at maging mag-behave ng maayos. Sabi nga, why of legacy? No? Sabi dito, to avoid failure. Kung wala tayong nasalinan ng ating mga ginawa at walang nag-embrace ng ating pananampalataya, failure tayo. Sapagkat hindi po ang design ng Panginoon, sabi yan, let, sabi ng Ephesians, ano ba? John chapter 15 verse 16, anong sabi ng Panginoon? Di ba sinabi ng Panginoon? You have not chosen me, but I have chosen you and appointed you. No? Anong purpose ng chosen and appointment natin? That you should go and bear fruit and your fruit should remain. No? Ay kung hindi tayo, yung fruit natin, pagkapatay natin, wala nang mamatay tayo, wala nang sumunod. O kaya nangaral tayo ng 20 taon, wala man lamang nag-embrace ng ating katapatan, ng paglilingkod natin, nakakalungkot. Bakit dapat tayo magdisiplina? To avoid failure. Okay? To avoid failure. Paano masasabi na tayo failure? Sabi nga, a father without a son to continue his belief and life is failure. Ang ama na walang anak na magpapatuloy ng kanyang pananampalataya at buhay ay bigo. No? Minsan po, napag-aralan po natin, natalakay ko sa unang dalawa. Kung isa kang ama, you're a leader. Baka ang nakakalungkot. Baka meron sa pamilya mo o sa ibang tao meron naniwala sa iyo. Pero baka yung asawa mo, yung anak mo, ay hindi in-embrace ang pananampalataya mo. Bakit? Offended sila sa buhay mo. Dapat ang unang beneficiary ng transfer of legacy ay ang ating pamilya. Sila ang unang dapat magmana. Sila muna ang unang beneficiary ng pananampalataya mo at the same time, pag wala ka na, they will continue your faith and your life. Na masasabi ng mga taong nagmamasid, ay mapalad ang batang ito. Kapagkat nakikita ko sa kanya ang larawan ng kanyang ama. It means to say, ang ama, yung anak, ay extension ng buhay at testimony ng isang ama. A father without a son to continue his life and belief is a failure. Mga pastor,
Siguraduhin natin kung tayo may mga anak. Liban sa ating asawa, ang ating mga anak ang dapat magpatuloy ng ating pananampalataya. Okay, ano pa? A pastor without a disciple to continue his calling and ministry. No? Balikan natin yung una. Si Paul ay wala naman siyang asawa, pero nagkaroon siya ng spiritual son, Timothy. Okay. At ang na-disciple niya, sino pa? Mga disciple ni Paul. Sa lit number 2, a pastor without a disciple to continue his calling and ministry. It's a failure. Si Pablo, wala siyang pamilya, wala siyang asawa, pero nagkaroon siya ng disciple. Kasama na doon si Titus, kasama na doon si Timothy, kasama doon si Silas. No? Nagpatuloy sila. At yun po, ako po'y naniniwala na tayo po'y resulta ng kanilang katapatan. Pagkat yun ang instruction ni Paul kay Timothy, ang mga tinanggap mo sa akin, ituro mo rin sa iba na makakapagturo ng iba sa iba. No, continuing, tuloy-tuloy ang buhay ng ministry kung meron tayo mga disciples. Hallelujah. A pastor without a disciple to continue his calling and ministry is a failure. Alam naman po natin ito. Kaya nga, mga panawagan po ito sa lahat, especially for us leaders sa ating mga tahanan. Pastora o pastor ka man tayo. Meron pong kasabihan, you can fool your church mate, but you cannot fool your own family. Maluloko mo ang kasamahan mo sa church, pero hindi mo maluloko ang kasamahan mo sa bahay. Pagkat sila ang una na magtitestify, magsasabi kung ikaw ay man of God, kung ikaw ay lingkod ng Diyos. Ulitin ko, ang ating pamilya ang dapat first beneficiary ng transfer of legacy. Sapagkat kung ang ating pamilya ay offended, tingnan ko kung tatagal ang legacy mo. Baka hanggang sa kanilang sumusunod lang dahil buhay ka. Si Pablo ay meron pong instruction. Kung naging masunurin kayo sa akin nung andyan ako, lalong higit kayong maging masunurin kahit wala ako. Sapagkat kayo ang usulat na binabasa ng mga tao. Mga pastor, gaano man tayo kahusay mangaral sa ating pulpito, sa likod ng ating pulpito, ang marka na tayo mahusay kung ang ating mga pinapangaral ay nakikita sa buhay ng ating mga pinapangaralan. At lalong-lalo na kung ang ating mga pinapangaral ay nakikita unang-una sa buhay ng ating mga anak. Nakakalungkot ng mga naunang panahon. Maraming mga anak ng pastor na hindi disiplinado. Kung sila man ay ganoon noon, sana ngayon hindi na. At kasama na lang niluluto natin ng isang grupo, yung Alliance of Breakthrough Generations. Mga lahing hinirang, lahing pinagpala, lahi na tunay na nagbago na. Hallelujah. Okay? Sabi nga na kasabihan natin, sabi doon, success without successor is a failure. Successful ka man, pero wala kang successor, failure ka. Tandaan po natin ito. Okay? Hallelujah. Meron po tayong mga sinusundan. Okay, sabi at makita po natin dito na si Aaron, meron pong makita po natin dito ang example nitong success without successor. Ang example po nito ay mga taong na aborted, example of people who aborted their lasting legacy, their legacy. Isa po doon si Cain. Di ba? Si Cain. Sabi ng Panginoon, saan ka man pumunta, ang lupa ay magiging, ano ba yan? Fallow ground. Magiging
ang tawag po dito yung generational geographical curse daladala ni Cain. Saan man siya pumunta, yung sumpa, habol-habulin siya. Meron pong mga taong ganon. Kahit palipat-lipat na lang organisasyon, palipat-lipat na lang church, di pa rin nagtatagumpay. Tandaan po natin, kung di tayo pinili ng Panginoon, kaya nga make sure your calling and election sure. Make your election and calling and election sure. Siguraduhin natin na hindi tayo basta lang nag-presenta, Lord, magpapastor ako. Siguraduhin po natin na tayo ay kasama doon sa mga pinili ng Panginoon. Okay? Si Eli and Aaron, mga physical father. Si Cain, walang nagkaroon ng pamilya pero nakakalungkot. No? Yung geographical curse, daladala niya. Saan mang magpunta, yung pamilya niya ay may sumpa. Si Abraham o si Aaron and Eli, total disqualification of their descendants and priestly office. No? Sinabi ng Panginoon, dahil sa ginawa ni Aaron, tatanggalin ko ang kanyang lahi sa pamamahala sa aking templo. No? Si Aaron, si Eli, tingnan po natin. Si Aaron at si Eli ay descendants ng mga Levites. Na kung saan ang galing doon ang tribo ni Aaron. Pero tandaan po natin, isang araw, lahat dahan-dahan, si Ahitophel, di ba, yung advisor, yan yung advisor, ni David, pero isang araw, natupad pa rin yung sumpa. No? Yung mga press, sa panahon na tumatakas si David, meron isang spy na pinadala si Saul at nakita doon si Doeg, nakita na pumasok si David doon sa templo at ibinigay pa yung pinakain ng mga pagkain ng tinapay ng mga pari at binibigay pa kay David yung espada ni Goliath. Nung makita ni Doeg, nag-report siya kay Saul. Anong ginawa ni Saul? Pinuntahan yung bayan ng Nob. At doon pinagpapatay yung mga pare. Fulfillment ng disqualification sa lahi ni Abraham, ni Aaron. Mga kapatid, tandaan po natin, nakakalungkot kung dumating sa ating pamilya na dahil sa hindi natin pagiging matino at maayos na lingkod ng Diyos, dumating pati yung mga anak natin ay nag-suffer dahil sa ating mga kapasawayan, ano? Dahil hindi tayo nag-ayos. There's a fight, there's a price to be paid and transfer of legacy. Hallelujah. Okay? Si Aaron, ang kanyang lahi, ang tribo ng mga Levites na disqualified. No? Salamat na lang nag-raise si Lord sa last days generation. At isinama ang mga Gentiles. Sabi ng Panginoon, Ephesians, no, 1 Peter chapter 2. Tayo'y mga hindi kinahabagan, pero tayo'y nabakpabilang doon sa mga taong kinahabagan ng Diyos. Hindi tayo bayan ng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, huwag nating ipagmayabang na tayo'y naging mga pastor ngayon. Mag-behave na lang tayo. Huwag nating ipagyabang na tayo'y mga lingkod ng Diyos. Mag-behave tayo bilang lingkod ng Diyos. Pagkat sinabi ng Panginoon, kung yung mga tunay na sanga, na dahil sa kanilang katigasan ay pinutol sila, tayo pa kaya na against the nature? Kung sila ay pinutol ng Panginoon, kaya rin niya tayong putulin ng Panginoon. Yun po ang warning sa atin. Yun po ang instruction sa atin ng apostle ng mga Gentile na si Pablo. Romans chapter 12, mababasa po natin dyan. No? May warning ang apostle ng mga Gentiles. Huwag tayong magmayabang. Huwag tayong magmataas. Kung sila nga ay pinutol, ang Israel ay pinutol dahil sa kanilang katigasan at unbelief, tayo kaya rin putulin.
tandaan po natin ito. Okay, disqualification of his their descendants in priestly office, physical servant of God. Ang Book of Numbers chapter 12, 20 verse 12 at First Samuel chapter 2 verse 25 to 33. Makita po natin, hindi ko na po yung babasahin. Okay? Sabi diyan na ang lasting legacy, sabi yan, the lasting legacy we leave is the result of life that being shared, demonstrated till then. No? Ang lasting legacy na ating maiiwan ay resulta ng isang buhay na pinatunayan na tapat hanggang buhay, hanggang wakas. Okay, the lasting legacy. Okay, ay maishishare natin ito at sa pamagitan lamang ng isang pinamuhay, ipinakitang katapatan hanggang sa huli. No? Hanggang sa wakas ng ating buhay. Okay? Kaya nga, ang Pablo, si sa dakilang lingkod ng Diyos, 1 Corinthians 15:58. Makita po natin ang sinabi ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Okay. Ano pong instruction? Para ma-secure ang lasting legacy, be ye steadfast. Ito pong steadfast na pagiging steadfast, it requires inner strength. No? Kailangan po ng lakas, determinasyon, paninindigan. No? Ang lakas na ito ay bunga ng ating koneksyon sa Panginoon. Ang lakas na ito ay hindi makukuha sa seminary. Ang lakas na ito ay hindi makukuha sa marami kang alam sa Bible. Ang lakas na ito ay nagdidepende sa iyong koneksyon sa Diyos. Be there, be steadfast. Sabi pa po dito sa verse chapter 15 verse 58, be immovable, unshaken faith and determination, na hindi po nasishake na pananampalataya. Kaya si Pablo, natutuhan niya, natutuhan kung maging mahirap, natutuhan kung mamata o mawalan. No? Alam naman po natin, sabi ni Pablo, hindi lang ako sanay, pati kahubaran, none of these things can move on. No? Kung tayo maghihirap ngayon, okay lang. Tanggapin natin. Pagkat wala naman tayong madadala pag alis natin dito sa mundo. Ang mahalaga, tayo ay hindi natinag sa ating koneksyon sa Panginoon. Immovable, always abounding in the works of the Lord. As we have therefore opportunity, let us do good unto all. Kung tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. No? Sapagkat, sabi nga ng kwa natin, yung greediness ay isa po yan sa kalaban natin. No? Habang tayo binibigyan ng pagkakataon na mag-serve sa iba, gawin natin ang maglingkod ng masaya. God loves a cheerful giver. God requires, sabi nga, God will reward our faithfulness and assures that our fruit will remain. Yun naman po ang sinabi ng Panginoon. Inassure ng Panginoon, gagantimpalaan niya ang ating mga katapatan at sinigurado niya ang bunga natin ay mananatili. Okay? So dito po, ang John chapter 15, 16 to 20 ay malinaw na paalala. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Mga kapatid, mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, legacy transfer is costly. We need to pay the price. Ano ba yung bayad? Ano ba yung presyo ng katapatan? Kahit pa dumating yung punto, sinabi ng Panginoon, Luke 9:23, ang sino mang hindi tumanggi ng kanyang sarili ay hindi magiging karapat dapat na alagad ko. Ang challenge para sa atin bilang mga mag-agent ng pag-transfer ng legacy, tayo yon.
ang inaasahan ng Panginoon. Okay? Sabi nga, our word will commence and will tell a lot after and how we die. No? Sila ang magsasabi kung meron ba tayong mga, no? Darating din yung panahon na sasabihin ng iba at magwawakas ang ating buhay. No? At magsasabi kung paano tayo nabuhay sa mundong ito. Alahanin po natin, may time lang tayo. May allotted time lang ang bawat isa sa atin. Mapalad ka kung ikaw ay nagtapat simula nang ikaw ay tabagin ng Panginoon. Tandaan po natin, sa ministry, hindi po pinag-uusapan dito kung ikaw ay 50 years, 40 years, 30 years. Ang pinag-uusapan po dito, kabanalan at katapatan at tamang koneksyon sa Diyos. Hindi tayo makakapamuhay ng banal at matapat kung di tayo connected sa Diyos. Alam naman po natin, sabi ng nung isang kabataan, God Master, sabi nung Panginoon, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kaya kung tayo mabuti ngayon, dahil diyan sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi ni Paul, in me dwelleth no good things. Who am I? Who can save me from this body of corruption? But thanks be to God. Meron Diyos na nagmahal sa atin. So paalala, sa transfer of legacy, napakahalaga po ng disiplina. Wala man nakakakita sa atin. Sabi nga, ang karakter daw, ang tao, ay masusubukan ang kanyang ugali kung siya ay nag-iisa. Kung siya ay nag-iisa at walang nakakakita sa kanya, sino siya? Hindi man tayo nakita ng ating mga tao, hindi man nakita tayo ng ating mga pamilya, nakikita tayo ng Diyos. So dito po, sabi dito, na naalala ko po yung sabi ni Pastor Wilbert, sabi niya, ang desire niya, na kung siya man ay kukunin ng Panginoon, dapat isulat doon sa lapida sa kanyang libingan ay ang ganito. Here lies the man who served God joyfully, faithfully, and joyfully. Nandito nakahimlay ang isang tao na naglingkod sa Diyos ng masaya. Mga kapatid, ganun sana ang desire ng ating puso. Kung sakali man nakukunin tayo ng Panginoon, ito rin sana ang sasabihin ng Panginoon. No? Welcome, good and faithful servant. Tandaan po natin, there's a fight bago tayo makapag-transfer ng legacy. Sabi nga natin, hindi natin ang unang kalaban natin ang ating mga sarili. Bantayan natin ang ating sarili. Pagkat baka, sinabi ni Pablo, iniingatan ko, dinidisiplina ko ang aking sarili. Dahil baka pakatapos kong mangaral, ako ang itakwil. Mga kapatid, kung tayo naglilingkod sa iba, siguraduhin natin ang ating mga sarili ay maayos sa harapan ng ating Panginoon. Muli po sa hapon na ito, nagpapasalamat tayo sa pagkakataon at pribilehiyong makapagbahagi dito sa live stream ng School of Church Builder. And I thank for this opportunity na maipahagi sa inyo ang third part ng fighting the battle for legacy transfer. Alalahanin po natin, transfer of legacy is costly. Hindi po ito madaling maisalin. It requires life, it requires faithfulness, it requires holiness and preparation. And part of this, there's another message na akin pong papadala, the consequence of wrong choices. At dalangin ko po na maging blessing ito sa ating lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ako po'y nagagalak na nagpapasalamat dahil sa iyo. Naniniwala ako, Lord, na ang mensaheng ito ay magiging pagpapala sa aking mga kapatid at magdadala sa amin sa isang matatag at maayos at lalo pang
kagigiliwang buhay na yun po ang nais mo na meron kami. Hallelujah, Jesus. Lord, pagpalain mo ang aking mga kamanggagawa, mga kapatiran sa School of Church Builder. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyo. Luwalhatiin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus.